Good afternoon guys, this is RC Radiogenics. Ito yung construction ng valve. Ginagawa kong valve dun sa homemade air gun ko. So, meron tayong illustration dito guys. Ay, pakita ko muna to. Ito yung valve stem. Itong materials na to, itong metal na to ay ano lang siya guys, yung motorcycle spoke na to siya guys. Bali, itong pinaka ito plastic to, yung chopping board. At ito yung o-ring, yung pinorma ko lang siya ng ganito guys. Yan. Tapos yung pinaka head ng ito, makikita nyo yung pinaka-head ng spoke, yung pinaka-stopper niya guys, kasi ito yung spring niya, yung ito yung pinaka-housing ng valve. Ito nabibili guys sa local hardware natin. Yan, 1/2 na ball valve. Ang materials nito guys ay brass. Yan. Kung mabibili mo sa bago to, meron siyang handle to guys na in-open. Yung pinaka-off niya ito, ganyan. Lever. Tapos ito, tinanggal ko lang siya. Tapos binarinahan ko sa dito. Yan. Tapos itong sa loob, bali, bolt lang to guys na meron ng butas dito. Na kasyang-kasya ito sa valve stem. Yan. So ito, takip lang din to ng mga tubo. Yan, 1/2 din ang size nito. So sa likod, yan, makita nyo guys, isang washer lang yan, washer. Tapos nalagyan ko lang siya ng pandikit sa ilalim nito. Tapos nagkasya ko din sa loob para masisil niya itong ano yan. Pag tinutulak ng pag pinasok mo ito sa tangke, yan ang mga niya sasara niya, normally open, normally close siya guys. Yan. Tapos pag pinalo dito, yan, magbubukas yan, magandang pack bukas siya. Tapos yung pressurized na hangin ito, lalabas dito hanggang ano lang siya guys, dito sa outport niya, outlet port pato papuntang barrel. Yung napapansin nyo itong maliit na o-ring, ito yung nagsisil sa kanya guys, bukod pa rito sa takip niya. Nilagyan ko rin siya ng rubber para kasi pag pinapalo ng hammer to, kakaroon ng pressure ito. Dapat ang labas lang dito guys ay papunta lang dito, hindi na siya lalabas dito, pupunta lang siyang output. So ito yung purpose niya. Yan, pag pinasok mo to sa loob yan, sa ilalim dyan, kahit pinapalo pa ng hammer to, yan, meron pa rin siyang nakasil pa rin siya. So pag pinalo ng hammer, yan, pasok yung pressurized na hangin, lalabas dito pang barrel. Yun ang explanation niya guys. Marami namang construction na iba-iba rito, hindi lang ito. Pero yung sa akin, ito yung pinaka-version ko. Yan. Yan, ito yung pinaka-illustration niya guys. Tuloy mo natin ito. Ito, yan. Kumbaga ito yung direction ng hangin galing tangke. Ito yung pinaka-valve, yung pinakakita sa kanina, yung ito, yung o-ring. Ito yung pinaka-plastic niya. Spring. Stem dito. Pag napalo siya dito guys, yan, mag-open siya. Split sequence. So lalabas dito yung
pressurized air papunta ron. Tapos kusa rin siya magsasara guys dahil dito sa spring. So yun lang ang construction ng ano guys, yung valve na to. Yan. Itong metal na to, spoke lang ng ano, mga motor natin. Tapos threaded to, tapos ilalagay mo lang yung plastic, tapos tuturno mo lang yun. Para magkaganito. Pasok mo lang sa drill, tapos paikutin mo. So, kung ganun, pwede ka na magturno na sarili mo. Kahit wala ka namang lit machine. Hindi mo na kailangan lit machine dito. Drill lang, pwede na siya. Paikutin mo siya ng ganito guys. Tapos forma mo. Ito sa akin, nilagay ko lang talaga itong pinaka-o-ring niya para ito yung magsisil sa kanya pag pinasok mo rito yan. Dito. Yan, pag pinasok mo yan dito, yan. Yan. Naglalapat yung washer at saka yung o-ring. At the same time, yan, may press siya. So, nagkakaroon siya ng masisil yung pressure niya, guys. Thank you.